So, magandang gabi mga kaumstek, no? May share lang ako sa inyo kaninang ginawa namin na ano, refrigerator. LG siya, non-frost. Ang kanyang sira ay hindi masyado lumalamig sa ilalim. So, panoorin nyo po ito. Sana po may matutunan kayo dito. Let's go! So, ayan po mga kaumstek. May kita nyo po yung loob ng kanyang freezer, no? Na-stock po yung yelo. Hindi na po siya nagsiselculate dito sa baba. So, ayan, tinanggal ko na rin yun. So, ayan, bubuhusan po natin yan na mainit na tubig. So, nabaklas ko na yung harapan niya. So, ito rin, ganun din nangyari. May yelo rin siya. Yelo rin siya dito, no? So, bubuhusan lang din ulit natin ng ano yun. Mainit na tubig. So, ito na siya. Yung kanyang heating. Yan. So, nakasabay siya dun sa tubo ng ano, no? Ang condenser. So, ayan. Test rin natin siya kung meron siya, kung buo pa. Kung may function. So, ayun, meron. So, tingnan niyo po yung tester natin. Ayun, pumalo siya. Ayun po. So, okay po yung heating natin. Defrost heating po yun. So, ito ang isa, yung fuse. Yan, fuse po yan. Testerin din po natin yan. Kung meron. So, ayun, meron. Nagpapunction din siya. So, itong ano niya naman. Yan, yung thermodis. So, papalitan na lang natin yan. So, ang pagtest na ito, nilulublog ito sa malamig na tubig. May yelo. So, palitan natin yan. So, ito, bumili kami ng bagong defrost timer. So, ito yung dati niya. So, tinesting na namin ito. Hindi siya nagpa-function na maayos. Tapos, bumili din kami niyan ng thermodis. Ano, bago rin. So, andito yung luma niya. Ito yung luma niya. Thermodis. Yeah. So, samahan nyo kami at ating ikakabit dyan. So, let's go. So, unahin natin tong ating defrost timer. So, balik nyo lang po ulit yung mga wire nya kung saan nyo po tinanggal. So, kung wala po siyang diagram, no, mas mabuti pong picturean nyo po. Saka po kung hindi nyo po kabisado yung diagram na basahin, so, picturean nyo lang po. Ganun lang po, mga kamstag, para po hindi po kayo maligaw sa wirings ng ating refrigerator. Tinanggal namin yung saluhan niya ng tubig, no? Kasi nakita ko rin na butas na yun. So, nilagyan muna namin siya ng epoxy, no? Para pagka naanoan niya na ng tubig, nasaluhan niya na ng tubig, no? Hindi tatagas dun sa ating motor, sa compressor natin, no? Kasi pagka nabasa yung compressor natin na yun, at nag-short yung mga wire niyan, pwedeng masira yung ating unit.
punasan lang natin siya mga kamstek, no? Kasi yun yung mga tumulo eh. Nung nag-boost tayo ng mainit na tubig. So, nag-drain siya. So, lipat na tayo sa harapan mga kamstek. So, ito na siya mga kamstek, no? Ikabit na natin yung ating bagong thermodisk. So, kailangan yung thermodisk natin eh nakadikit dito sa ating condenser. So, ayan, i-ayos lang natin yung mga wire para hindi maipit. So, kabit na rin natin yung ating fan. So, madali lang naman siya ikabit. So, kiniklip lang. So, ayan na siya. Na makikita nyo, malinis na malinis na. Wala nang yelo. Kakaroon na siguro ng lamig doon sa ibaba. So, kaya siya hindi lumalamig sa baba, no? Dahil gawa ng napupuno siya ng yelo. Na i-stack dyan. Sa taas yung lamig. So, hindi bumababa dun sa baba. So, yan, i-ano lang natin yan. Pinatulak lang nun siya. So, ayusin lang po natin yung kabit, no? Medyo naka-angat siya. So, kailangan ibalik natin siya ng maayos. So, itong ano nga pala natin na to, non-frost refrigerator. So, ang tatak niya LG. So, yung refrigerant niya ay 134A. So, okay na. So, ibalik lang din natin yung kanyang tornilyo. So, yun mga kamstek, no? Pasensya kayo dito sa ating bagong video, no? So, hindi natapos. So, dahil nalobat yung ating phone. So, babawi ako next time. So, meron akong ginawang igagawing pang video na hindi ko pa na-upload eh. So, hindi ko pa na-edit. So, cleaning aircon naman siya. Isang Carrier saka isang American Home na brand ng aircon. So, nilinisan po namin yun. So, yung unit na natin kanina na rep, okay naman siya, umokay naman na siya. So, tatawagan na lang kami ng customer namin kung may naging problema yung kinabit naming pyesa. So, ayun lang po mga kamstek. Subscribe kayo sa aking channel and like and share. So, thank you.